Guys, ito na naman po ako, ang inyong lingkod. So, ayan po guys, hindi po tayo kakanta ngayon. Ang bali po ang topic po natin ngayon ay kung paano maging maganda ang boses. Ayan po. Bali po, magbibigay lang po ako ng mga ilang tips para ibahagi sa inyo yung mga nalalaman ko. So guys, hindi po ako professional singer. Ayan. Bali po, isa lang po akong mahilig ding kumanta. Ayan. Bali po, simula pagkabata po, yan, kahiligan ko na po talagang kumanta. Siguro po, naman ako sa mga magulang ko. Ayan. Mula pagkabata po, yan. Bali po, guys, ayan. Ituturo ko na po sa inyong number one tip. Unang-una po, guys, dapat gusto nyo po na kumanta. Ayan. Dapat po kahiligan nyong kumanta. Tapos po guys, dapat po isa sa puso natin yung kanta. Ayan. Kunyari, may kinanta tayo na love song. Ayan. Dapat yung meaning nung kanta, dapat isa sa puso natin yan guys. Dapat isa sa puso natin yan. Parang love lang ganun guys. Pag may mahal ka, dapat ipakita mo, di ba, ganon. Parang ganon lang. So, guys, ayun, bali, ang unang-una po yan, guys, isa sa puso natin yung pagkanta natin. Kasi, guys, pag yung isinasa puso natin yung pagkanta natin, mararamdaman tayo ng mga taong nanonood sa atin. Ayan, di ba? Aminin nyo, totoo yan, di ba, guys? Karamihan sa mga singer, lalo yan, ihambing natin sa topic na to si Moira. Diba, pag kumakanta siya, diba, nararamdaman natin yung kanta niya, yung kinakanta niya. Kasi nga, guys, sinasapuso niya yung bawat linya ng mga kinakanta niya, guys. Ganun po yun. Yan po yung number one tip ko sa inyo. Ayan, guys, tip number two. Tulog. Ayan, guys, bakit ba importante ang tulog sa mga gustong pumanta? Kasi guys, pag yung marami tayong tulog, relax yung boses natin. Kahit minsan, di ba, yung pagpuyat tayo, di ba, pagising natin umaga, yung namamalat yung boses natin, yung parang ano, yung pagod na pagod yung boses natin. So dapat hindi ganun guys. Dapat marami tayong tulog. Pag marami tayong tulog guys, pag kumanta tayo, siguro makakanta tayo ng mga matataas na boses, ng mga kanta. Makakanta tayo ng mga matataas yung mga gusto nating kanta. Yan, kahit hindi kagandahan yung boses, basta yung relax yung boses natin, yan guys. Makakanta tayo ng tama. Yan guys. Pag-aralan nyo po yan. Tip number 2. Yan guys, tip number 3. Ano ba yung tip number 3 natin ay? Tubig. Ayan guys, importante po yung tubig sa ating katawan, lalong-lalo na sa mga kumakanta. Ayan guys, kasi guys, pag marami tayong tubig sa katawan, ayan guys, sa health, ayan, sa health guys, yung nililinis yung mga dumi natin sa katawan. Ayan guys, ganun na rin po guys, sa boses natin guys. Pag yung may mga plema-plema tayo, ganyan, pag yung hirap tayong lumunok, ayan, matatanggal po siya ng tubig, kasi dadali ng dadali yung tubig dito sa lalamunan natin. So, ganyan, magiging relax din yung lalamunan natin, guys. Ayan, kaya importante, guys, ang tubig, ayan. Eka, yan, namamalat na ako, kasi nga, kaya napakasalita ng salita. So, ayan, inom tayong tubig. So guys, yun yung sinasabi ko sa inyo, importante ang tubig. Tingnan nyo, kanina pag yung namamalat na ako kasi nga, diba, salita ako ng salita. Ayan. Pag walang tubig talaga guys, mamalat talaga kayo. Kaya dapat tubig, 8 glasses of water a day. Ayan, yun po. Dati po kasi hindi ako pala inom din ng tubig eh. Pero nung yung natutunan ko sa mga iba't ibang makakilala ko, yung mga singer din, importante daw talaga ang tubig. Ayan. Inom tayo ng maraming tubig guys, nakakapayat din yan, promise.
guys. So ayan po ang tip number 3 natin. So ayan guys, tip number 4. Practice. Ayan. Kasi guys, importante po na mag-practice tayong kumanta. Kasi sa pagkanta natin araw-araw, kahit minuminuto nga yan. Kasi diba ginugusto nyong gumanta ang boses nyo. So, dapat paghirapan nyo. Yan. Mag-practice kayo ng mag-practice. Kumanta kayo ng kumanta. Yung mga gusto nyo, yan. Kanta-kanta lang kayo. Hanggang sa ma-improve nyo yung boses nyo. Kasi guys, sa totoo lang, marami po kong mga kaibigan na hindi po ganun kaganda ang boses. Pero po, yun nga po yung sinasabi ko po sa kanila, na tip ko sa kanila. Kasi lagi nilang tinatanong sa akin, turuan mo naman ako, oy, paano ba maganda gumanda ang boses? Turuan mo naman ako. Ang palagi kong sinasabi sa kanila, kumanta ka lang! Sabi kong ganun, kumanta ka lang. Ayun. Kumanta naman sila ng kumanta, kanta ng kanta, ayan. Tapos nakikita ko yung improvement ng boses nila. Talagang gumaganda talaga yung boses nila, promise. Totoo po yan. Kaya yan, huwag nyo pong kakaligtaan po sa ano, tip number 4. Practice, ayan po. Tip number 5 na po tayo, kung paano gumanda ang boses. So ayan guys, ang tip ko po sa inyo ay record. Ayan. I-record po natin yung kanta natin. Ayan. So, ayan po guys. Pag kumakanta tayo, unang-unang gawin natin yung tip number 1. Diba? Yan po. Tip number 1. Huwag po natin kakalimutan yung tip number 1. So, ayan. I-record po natin yung boses natin. Yung kanta natin. I-record natin yan. So, ayan. Tapos noon, pakinggan nyo kung maganda ba sa pandinig nyo yung record nyo. Pag hindi, practice pa ulit. Ganun. Ganun lang. Basta importante po, guys. I-record nyo po palagi ang kanta nyo. Hanggang sa mag-improve yan. Diyan nyo po malalaman kung gumaganda na po ang boses nyo. Yan. Pwede rin naman pong iparinig nyo sa nanay nyo, sa mga kapatid nyo, yan, sa mga kaibigan nyo, para malaman nyo kung nag-improve ba yung pagkanta nyo. Yan. So, guys, ayan po. Guys, tip number 6 na po tayo. Last but not the least. Ayan. Ito po yung importanting tip na ibibigay ko rin po sa inyo. Ang tamang paghinga. Ayan po. Paano po ba yun, guys? Bali po, manggagaling po mo po sa tiyan natin yung hinga, yung paghinga natin. So, paano nga ba yun? Ganito, bibigyan ko po kayo ng sample. Kunyari, kakanta tayo. Ganito po. Pagkakanta tayo, dapat hihinga muna tayo ng malalim. Ganito. Pangarap ko ang ibigin ka, at sa habang panahon ikaw ay makasama, ikaw na lang ang siyang kulang sa buhay. Diba, humihinga po ako. Yun po, dapat po meron tayong tamang paghinga. Yeah. Hindi po kasi pwede yung dire-diretso lang tayo sa pagkanta natin, talagang kakapusin po tayo nun, guys. Dapat yun po yung pag-aaralan natin. Ayan po, sa next video ko po, ituturo ko po sa inyo yung mga techniques po. Ayan, mga technique para po mas mag-improve po yung pagkanta natin. So guys, ayan po yung maibibigay ko pong tips sa inyo. Sana po makatulong sa inyo, at sana rin po mag-subscribe din po kayo sa akin. Tumutok po kayo sa YouTube channel ko. Yeah, huwag nyo pong kakalimutan, kasi po marami pa po akong mai-share sa inyo tungkol po sa pagkanta at sa mga kanta ko po. Yan po. Sana po makatulong sa inyo, guys. Huwag nyo pong kakalimutan yung tip number 1, yung pagkanta natin ng mula sa puso, tapos tamang pagtulog, number 2, number 3, yung tubig, ayan guys, tubig,
Tapos, yung number 4, ano ba yung number 4? Nakalimutan ko. Basta yun na yun, guys. Kung nanood ka nang mula umpisa hanggang dulo, malalaman mo yun, guys. Ayan. So, ayan, guys. Hanggang dito na lang po muna. Sa susunod po, ayan. Abang po kayo. May mga tip pa po ako ibibigay, guys. Maraming salamat, guys. See you po sa next video ko. Bye!